Ngayong mahal ang mga bilihin, hit na hit ang isang kainan na tila balik 90s ang presyo dahil 10 piso lang ang order ng ulam. Meron ding only Samgyup, ang isa namang dating OFW sa presyong higit 100 pesos lang. May patok na kabuhayan, tinutukan ni Bernadette Reyes. Saan naabot ang 10 piso mo? Sa kainang ito, sa kahabaan ng tandang Sora Avenue sa Quezon City, makakabili ka na ng isang takal ng sisig. 10 piso rin kada order ang cordon bleu, ham o ibang ulam. At ang kada order ng rice, 5 piso lang. Worth 1.10 na po, dalawa na po kami doon. Sa kainang ito, sa halagang 25 pesos, ma-enjoy na natin ang paborito nating long silog. 5 piso ang kanin, 10 piso ang itlog, 10 piso rin ang kanilang longganisa. Plato naman na ito na meron ng kanin, sisig, daing, lumpia at meron ng itlog, halagang 45 pesos lang. Ang apat na magbabarkada ngang ito, sa halagang 160 pesos, sold na ang almusal. Pork Shanghai po, a hot dog, itlog, kikiam sisig at saka apat na rice po. Halagang 60 po. Ayon sa may-ari, meat shop talaga ang pangunahing nilang negosyo. Pero naglagay na rin sila ng kainan. Kung mga workers, totoo naman po sila na kahit daw hindi na po nila alam na meron pa pong gantong kainan. Meron pa nga po nagsasabi na parang yung presyo po namin, para pong bumalik daw po ng early 90s yung presyo. Sabi po nilang ganun. Hindi naman ang trip mo, aba dito sa G-Tuazon sa Sampaloc, Maynila, 199 pesos lang ang only samgyupsal. Only ang pork, side dish, rice, siomay at may libreng iced tea at ice cream pa. Magdagdag ng 50 pesos, only na rin ang chicken. And another 50 pesos kung gusto mo rin ang only beer. Budget meal, syempre, para sa mga nagtitipid, gustong kumain ng masarap. Ang may-ari dating OFW na nakapag-ipon at nagtayo ng negosyo. E sa mura ng kanilang only samgyupsal, kumikita pa kaya sila? 10 years din ako nasa Singapore. Bumalik po ako dito, gawa ng medyo hirap na rin po sa doon. At syempre, mas gusto ko pa rin dito sa Pilipinas. Maliit ang kita, pero pag madami, nabubuo din lahat, lumalaki. Sa halagang 199 pesos, sulit ang only samgyupsal na ito para sa mga okasyon kagaya ng graduation o birthday o simpleng family bonding. Yun nga lang, ugaliing lutuin lang ang kayang ubusin para hindi masayang ang pagkain. Payo niya sa mga gaya niyang OFW ngayon at gusto nang magbalik Pilipinas. Di naman po sa laki o sa liit yung pinaka-kailangan natin. Kailangan lang po nating sumubok sa ibang bagay para masimulan natin. Kasi pag hindi po natin niya sinimulan, hindi po natin malalaman. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatuto, 24 Oras. Pumarap sa presko ng incumbent na konsehal ng Naic Cavite na inaresto matapos makumpiskahan ng matataas na kalibre ng mga baril, bala at granada. Apat na araw na natili sa detention cell si Councilor Maria Teresa Puno at mister nito matapos alakayin ng PNP-CIDG ang kanilang bahay at makitaan ng mga armas. Pero depensa nila, hindi nila magagawang magtago ng mga pampasabog sa kanilang bahay lalo't malimit maglaro dito ang kanyang mga apo. Nagkwento rin ako si Gala sa bangungot na sinapit nila matapos na nangyaring raid. Matapos kasing arestuhin, halos 30 nagpakilalang CIDG Anya ang pumasok sa kanilang bahay nang wala umanong pakintulot. Ilang minuto lang lumabas na mga ito na tila may dalang mga gamit. Naaresto ang mahigit 20 suspect at mga sasakyang ginamit nila at nakatakdasan ang sumailalim sa preliminary investigation pero pinalaya rin agad sa visa ng release order mula po sa Imus RTC. Ayon sa pulisya, narecover ang ilang appliances pero hindi na nakuha pa ang halos 4 na milyong pisong halaga ng mga alahas at halos 650,000 pesos na cash na tinangay ng mga ito. Nakatakdang magsampa ng kaso ang pamilya laban sa mga sangkot sa pagnanakaw. Magkakaroon po ng mga road reblocking at repair sa ilang kalsada sa Metro Manila ngayong weekend. Magkukumpuni po ang DPWH simula mamayang alas 11 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga sa Lunes, May 20. At kabilang po sa mga aayusin ang parte ng kalsada sa North Caloocan, Novaliches, bahagi ng Congressional Avenue, Payatas Road at Batasan Road, Commonwealth Avenue, North Avenue, Santo Domingo Avenue at Simon Street, Tandang Sora Avenue at Fairview Avenue sa Quezon City. Magkukupuni rin sa bahagi ng EDSA Southbound sa JP Rizal Avenue sa Makati City, sa bahagi ng Taft Avenue, Quirino Avenue at EDSA Southbound Lane sa Elwood Street sa Pasay City.
isang bahagi ng southbound lane sa Rojas Boulevard sa Paranaque at sa SSH East Service Road papuntang C5 Road sa Taguig City. Busy month sa mga showbiz ganap. Primetime Queen Marian Rivera takes time sa paggawa ng online content na laging nagba-viral. May kasunod na kaya siyang pa-challenge si Marian? Makichika kay Nelson Canlas. Glowing while growing ang mga anak ni Marian Rivera at Dingdong Dantes na sina Zia at Sixto while enjoying their favorite activities. Fun and memorable daw ang childhood ni Marian at Dingdong at gusto nilang ma-experience din yan ng mga anak. Si Zia, na nag-first communion recently, hilig daw ang pagsasayaw at pagsaswimming. Si Sixto naman, na nag-celebrate ng kanyang 5th birthday, may hilig sa paglalaro ng soccer. Para may full energy sila para sa kanilang mga hilig, pinagtutuunan siyempre ni Dong at Yan ang health ng dalawang anak. Mahalaga din sa amin siguro yung paano sila pakainin ng tama at sapat. Kailangan talaga may vitamins na kasama yan. Nung bata kasi ako, sagana talaga ako sa masustansyang pagkain sa lola ko. At si Dong din, nung bata siya, ganun din pala sila. Yan ay kahit halos sabay-sabay ang ginagawa ni Marian ngayon na bukod sa mommy duties, taping at charity works, na isisingit pa niya ang pag-post ng mga online content na nagiging viral. Hindi ko rin alam paano ko nakakaya, pero sabi ko siguro maganda siguro yung time management na alam mo yung oras mo. Like ngayon, after this event, didiretso ko sa school na anak ko kasi may recital siya. Gaya nitong Marimar Transformation Challenge, nabukod sa content creator na si Zainab Haraki. Pati ang co-star ni Marian sa My Guardian Alien na si Christian Antolin ay kumasa na rin. Nakakatuwa na ginagaya nila yung Marimar. So yun naman talaga yung ano nun, parang kayo naman ang susunod. Nakakatuwa kasi talagang career sila. Nasa isla, may fulgoso, naka-shell, may dress na floral. Nag-post pa recently si Marian na nagpa-practice ng sayaw habang naka-break sa taping. Tanong ng netizens, may next na kayang pa-challenge si Marian? What's next? Ano ba yung gusto nila? Busy rin si Marian ngayon sa shooting ng upcoming film na Balota. Pati sa taping ng My Guardian Alien, napupunta na raw sa exciting part. Ngayong gabi, mahahanap ba ni Carlos ang nawawalang si Chris habang tutok si Seth na nakakuha ng impormasyon sa kanyang mga magulang mula kay Grace? Makakatakas ba si Grace at makakabalik kina Carlo? Siguro ito yung part na medyo may pagka-dramatic na kasi patungo na kami dun sa dulo. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Kasama sa leading cause of death sa buong mundo ang silent killer na hypertension. Lalo ring dumami ang mga taong may alta presyon ayon sa Philippine Heart Association. Ang payo ng eksperto sa report ni Mark Salazar. 45 anyos si Milo Florendo ng mass stroke. Isang iglap na walang pinanggalingan dahil wala naman daw siyang nararamdaman. Wala kasi ano ako, muscle eh. Maganda katawan ko. Kasi sa ano ako, sa oil field ako, drilling eh. Yung bakal band din tinatrabaho ko sa taas. Basta walang bisyo, walang sigarilyo, pag-uwi ko lang, yun lang, init lang. Kasi nga parang heat stroke na yun. Dalawang dekada nang naka-maintenance medicine si Milo at natuto ng pakiramdaman ang kanyang katawan. Ito namang si Alan Landera, aksidente ring na-discovering hypertensive siya nung magpa-check up para sa ibang dahilan. Lahat ng klase na ano, kinuha sa akin, opo, lahat, ECG, ultrasound. Ayun po, ang labas, ano ako, mataas ang cholesterol, tsaka ano, yun, high blood na. Tsaka mataas konti ang sugar ko daw. Traidor na sakit daw ang hypertension ayon sa Department of Health. Dahil karaniwang nadidiskubre kapag inatake ka na ng komplikasyon gaya ng heart attack o stroke o kaya kidney failure. Pero minsan, may early warning ang alta presyon gaya ng pagkahilo, sakit ng ulo, panlalabo ng mata, palpitation at panghihina. Kaso, karamihan sa hypertensive, minamaliit ang mga sintomas at ayaw maggamot. Ang pagkakalam ko, sabi nila pag nag-maintenance ka na, tuloy-tuloy na eh. Ayaw nang inayawan ko noon. Kaya lang, nung ganun nga, sa doktor na mismo na naglaboratory ko, kailangan mo yan sir, sabi niya, para
hindi daw maapektuhan ng mga lamang loob ko na kung halimbawa man, ay ginusto ko na. Normal ang blood pressure mo pag ang BP mo is less than 120 over 80. Borderline, tinatawag natin kung ang BP is 120 to 139 over 80 to 89. Hypertension, katulad ng sabi natin, dapat more than or equal to 140 over 90 on two separate occasions. Dapat panay-panay. Kaya siya silent killer, walang nararamdaman. Pinaka-delikado, pag sobrang taas ng BP nila, usually yun yung complications niya. Either na stroke, na atake sa puso, or nagka-problema sa kidney. Kasama si Namilo at Alan sa mahigit 12 milyong Pilipino na may hypertension ayon sa 2021 Expanded National Nutrition Survey. Almost 18 million na tao ang namamatay kada taon from cardiovascular disease. Ang hypertension, kaya siya mahalaga kasi siya yung pinaka-major risk factor na pwede kang mag-develop ng cardiovascular disease. Ang high blood pressure increases the risk of pwede kang mag-atake sa puso, heart failure o kaya sudden cardiac death. Ikinakampanya ng DOH ang edukasyon sa tamang lifestyle para maiwasan ang hypertension. Hindi dapat maalat at matamis kumain at huwag katamaran ng exercise. Malaking factor din ang timbang. Kung kabilang ka sa 23 milyong Pilipino na obese, 65% to 75% ang chance mong maging hypertensive. Pagka masyadong maalat yung ating kinakain, magkakaroon ka rin ng high blood and yung mga trans fat. And hindi lang kasi diet dapat, kasabay din nun yung iba pang healthy lifestyle practices. Kailangan din yung iba pa, nag-exercise din tayo. And syempre yung mga bisyo, iiwasan natin siya. Paninigarilyo ang binibigyang diin ng DOH bilang pangunahing kalaban dahil sa nakakaalarmang datos na 1.1 milyong kabataang edad 13 hanggang 15 ang naninigarilyo na. Babala ng mga eksperto, ang maagang pagsisimula sa maling lifestyle ay halos tiyak na raw na mauuwi sa iba't ibang sakit gaya ng hypertension. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, Nakatutok 24 Oras. Gusto pa rin malamigan, lalo't minsan ay mainit pa rin sa Pinas, pero walang budget para bumiyahe? May lugar po sa Quezon City kung saan pwede kayong mag-enjoy sa snow. Nakatutok si JP Soriano. Gusto raw maka-experience ng snow ang anak ni Mommy Cristel na si Monkey. Kaya dinala niya ang baget sa Winter Magic Park ng isang mall sa Quezon City. Agad nag-jacket si Monkey at pumasok sa giant snow globe na ito. Pero di lang kids ang nag-enjoy kundi pati mga tito at titas. Pero wait a minute, kaping mainit. Bago tuluyang ma-excite, hindi yan totoong snow, kundi dry foam lang. Para di aksaya sa tubig at kuryente, wala silang ginamit na yelo. Kahit nga sa ice skating rink, walang ice. Pero legit pa rin skating shoes ang ginagamit. Ito raw ang tinatawag na Echo Glide Echo Skating Rink. We're so happy and proud to introduce the eco-friendly ice skating rink in the Philippines. While kids could enjoy ice skating and the other attraction mix and saving tons of water and electric at the same time. It's nice and I've been roller skating before, so that makes me kind of more advantage in ice skating. O sige nga, pasample. Kahit tila kailangan pa ng more practice sa Echo Glide Skating Rink, todo posing pa rin dahil ang mga sumusubok diyan for the gram. Nag-enjoy sila, they had fun. Kasi first time nilang maka-experience kahit yung parang fake snow naman. So, kaya nga naka-jacket pa din sila. Pinaninindigan nila na nasa winter wonderland sila. Bukod sa higanteng snow globe, Echo Glide Skating Rink, pwede ring mag-ala snow angel sa iba pang attraction ng Winter Magic at maglulundag sa bouncy castles. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, Nakatutok 24 Oras.
At yan po ang mga balita ngayong Biyernes. Yay! Excited naman tayo sumabak sa traffic, di ba, Ato? Yes, indeed. Ako po si Vicky Morales. Ako naman si Ato Maraulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangil. Mula pa sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.